So, eto na nga. Karirin na natin ang pagbablog. Bumili na nga ako nitong video stabilizer or gimbal. Kasi vlogger na ako eh. At dahil nagsisimula pa lang ako, I appreciate kung magsusubscribe kayo sa channel ko. Magsusubscribe kayo sa channel ko. At bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Kuya Carlo Benjo Esteban. So huwag na natin patagalin pa. Pakikita ko sa inyo mula kung paan. Ano ba ningning? So huwag na natin patagalin pa. Ipakikita ko sa inyo mula sa pag-assemble hanggang sa paggamit nitong gimbal video stabilizer. The handle. So ito yung weights. Screw lock. Ito yung pivoted support niya that allows the camera to stay oriented. At ito yung lock. Dito nyo i-mount yung cellphone holder. Make sure na naka-janloy din siya inan ng maigi. Pwede nyo nang luwagan dun sa may pivot para maging flexible ang ating gimbal. Oras na para mag-jogging. So, ipapakita ko dun sa video yung difference ng walang gamit na gimbal video stabilizer versus with gimbal video stabilizer. So, bangon na!
Napanood naman natin yung sa balita, no? So, sabi doon, pwede na mag-jogging. Kaya papunta ako ngayon ng UP Diliman. Well, para mag-jogging, and at the same time, itest yung ating gimbal video stabilizer. So, kahit na pinapayagan na nga, dala ko pa rin yung aking quarantine pass para sigurado. Nakita naman natin yung comparison ng mga videos with and without gimbals. Based dun sa tatlong experiments na ginawa ko, I'll give the edge dun sa mga videos na kuha na may gamit na gimbals. Obviously, mas malikot yung mga kuha nung handheld lang. So speaking, for the price of 650 pesos, murang-mura na siya compared dun sa ibang stabilizer na nagre-range yung price from 1,500, may 5,000 hanggang 10,000. Quality-wise, okay naman siya. Medyo nag-expect lang siguro ako ng higit. Sa downside, hindi ko gusto yung tendency niya na mag-sway. At the same time, naririnig din sa videos yung mga cracking or clicking sounds ng ibang parts ng equipment. Sa pang-disadvantage niya, obviously, ito lang yung range of motion niya. Pero considering na first time ko humawak at gumamit ng stabilizer, I'll give it the benefit of the doubt na naka-apekto yun dun sa precision ng video. All in all, satisfied naman ako dun sa equipment. And I believe na mas ma-utilize ko yung paggamit ng equipment sa pagtagal. At kapag kabisado ko na talaga yung paggamit. To all aspiring content creator na gaya ko, work with what you have. Kung kinakailangan gamitin nyo yung stand pan nyo as tripod, then do it. Pero not to the point na dalhin nyo naman na hanggang labas at gawing monopod. Remember, work with what you have, pero minsan kailangan nyo rin mag-invest. So that's it. Sana nagustuhan nyo yung video ko. At kung bago ka lang dito sa channel ko, please do like and subscribe. Kung may mga suggestions kayo, punta lang kayo sa comment section. Very active naman ako. As much as possible, re-reply ko lahat ng comments nyo. So that's a wrap. Peace!